hello guys, welcome back again. This is Happy Guppy Channel, where I show you tips and tricks in collecting different species of guppies. So for today's video, maggagawa tayo ng breeding cage. Ganyan. So, gagamit tayo ng mini tub. Katulad dito. So, bakit nga ba ganito kalaki or ganito ka ano yung gagamitin ko, no? First, para maging comfortable yung ating mga guppies, no? Kapag magaling sila ng ano, ng mga fry, ay komportable sila na mukhang spacious yung lugar nila, no? At itong tub na to ay nakita ko lang sa aming ano, sa aming bodega. So hindi na siya nagagamit. So okay na siyang gamitin, no? Ganyan. So sa mga ano, sa mga gustong mag-DIY for ano, breeding cage, kung gusto nyo ng mga tub, pwede nyo gumamit yung mga hindi na nagagamit na ano, no, na mga tub. So kapag yung nagagamit, huwag nyo muna gamitin para breeding cage, kasi magagalit yung nanay nyo, no? Papagalitan kayo ng nanay nyo. So ayun, no, ito ay kanina lang hinugasan ko na siya, no, kasi sobrang dumi niya at maputik. Itong ginamit nila for ano, gumawa sila ng mga gravel, tapos nilagay nila dito. So tumigas yung nagkaroon ng mga maraming mga ano, mga semento. So nilinis ko at saka naging ganito na siya. Well, napaisip din ako kung gagawin ko rin tong ano, yung parang as mini tub lang para sa mga ano natin, alaga natin, no? Pero naisipan ko na nakagawa na tayo ng double decker, di ba? So okay na yun. At saka yung double decker naman, marami namang space doon. Ang inisip ko ngayon, dahil marami nang buntis sa ano natin, sa mga strain natin, ay gagawa tayo ng breeding cage, no? So first, bubutasan lang natin dito. So pwede kayong gumamit ng soldering iron, ganyan, or puputulin, no, gagamitin nyo ng saw. Yan. Pero sa akin ngayon ay gamit na lang ako ng ano, yung old method na ginagamit. Since wala ako soldering iron, gagamit na lang ako ng yung iniinit na lang sa ano, sa kutsilyo, tapos tutusok. Gago! Tayong soldering iron ngayon, no, gagamit tayo ng old method. So yung iinitin lang. Ang napili kong pangtusok ay yung kutsilyo namin na mapurol na. So hindi talaga ganyan. So yun, i-open natin ang stove, ganyan, tapos ilalagay natin hanggang sa uminit na siya, then doon natin tutusukin yung ating kutsilyo sa ano, sa mini tab. So gagawa tayo ng ano, pa rectangle na butas, no? So okay na, na-open na natin ang gas stove, ilalagay na natin ang ating kutsilyo, no? Para mabilisan, gumamit ako ng dalawang mapurol na kutsilyo, no? Serious? So dapat yung hindi na ginagamit, ha, kasi kapag yung ginagamit pa na kutsilyo tapos biglan yung isusunog, ganyan na papatayin kayo ng nanay nyo. Papatayin kayo ng nanay nyo kapag ganun ginawa nyo. So yan na, mga mapupurol na kutsilyo, no, tapos isusunog lang natin, then gagamitin natin sa pangbutas ng ating mini tub. Dahil ano na, mainit na ang ating mga kutsilyo, no. So, ang gagawin na natin ay itutusok na sa ating mini tub. So, ganito lang yan. Yan. Oh. Kita nyo, no? Mas mabilis siya. Mas mabilis siya pag may init. So, kapag yung gagamitin nyo yung saw, ay matatagalan din kayo. Ito, second knife. Second kutsilyo ang gagamitin natin. So okay na guys, ito ang kalabasan ng ano natin, butas ng ating mini cage, no? So ang kagaya ng sabi ko na dito ko ibubutas, pero habang na ano ko, habang binubutas ko to, ay napag-isipan ko na rin na ibutas din yung sa mga sides nila, dahil hindi lang sa baba lumalabas yung mga fry, kundi sa mga sides din, no? Ganyan. So ito na gawa kong paraan, no, sa ano natin, no? Then ilalagay natin 'yan sa baba, ilalagay natin ang net, ganyan, at saka sa mga sides.
So papakita ko sa inyo kung paano natin lalagay ng mga net ito. Baka ng working table nyo, kunin nyo yung net nyo, ilalapag mo lang siya ng ganyan. Once na nalapagan nyo na yung net nyo, no, yung, so pag na-place na natin yung mini cage natin, yung tub natin, no, then ika-cut mo siya dito sa labas, no. So dapat maglalagay ka ng extra, kahit 1 inch lang yung extra natin. So gagamit tayo ng scissors, then ika-cut natin yan. Okay, so ayan, nakat na natin ang first net natin, no, which is yung sa bottom. Okay, pagkatapos magka-cut din tayo para sa mga sides. Same process lang din gagawin natin, no. Ilalatag nyo yung ano nyo, net nyo. Nalatag na natin ang net, no, isa side nyo yun mini tub nyo, ganito. Okay, pag nakuha nyo na yung ano, no, tsaka nyo na gugupitan. So magugupit tayo ng kahit 1 inch lang din yung ano nya, space nya, no. So tapos na natin na naputol yung ano natin, nets natin para sa side, no, ganito. Oo. So ngayon dito na naman ito, oh, ang maliit na portion ng butas. So gagawa tayo dalawa rin. Okay, tapos na tayo sa paggugupit ng ating nets, no. Ngayon lalagay na natin sila sa ating mini tub. Ganyan. So ako, gusto ko kasi yung madalian ang pagdikit, no. So gagamit ako ng stapler. First, hindi natin yung malaki na net. Pag-place natin sa baba. Naubusan pa tayo ng bala, no? So okay lang kasi meron pa tayong bala doon. Nakapag-reload na tayo ng ating bala sa stapler, no? So continue na tayo. Okay, so tapos na natin siya i-stapler. So ganito na ang kalabasan niya, no? So ang gagawin lang natin ay ididiin lang natin ang ating mga na stapler para wala siyang yung tumutusok-tusok, no. Mukhang ano naman siya, effective. So first time ko to nagawa, napag-isipan ko lang din to siyang gawin ganito. So okay na din, na-appreciate ko yung ano niya, outcomes niya, no. So yun, ititrim na lang muna natin siya. So, okay na tayo, guys, no? So, natapos na natin ang ating mini tub cage, no? So, ito ang result niya. Tapos ko na siya na-trim. Satisfied na ako sa nagawa ko. Ang last na lang igagawa natin ay itatransfer na lang yung mga buntis natin na guppies dito. So, para yung pag nag-release na sila ng fry, yung fry nila ay makakatakas sa kanila, no? At hindi nila makakain. Ito na po yung, guys, yung mini tub cage natin. So nilagay ko siya sa 2 feet wide na ano, oh, na mini pond din, no. So andito siya. So titignan niyo siya, parang okay naman, no. Ito yung purple dragon ivory na napili ko. So lahat yan sila buntis. Kasi excited ako kung mga anak na ito, no. Sana makasurvive sila at hindi sila ma-stress. So first, ang gagawin natin muna sa kanila, lalagay lang muna natin sila dito para ma-adapt nila yung ano, oh, yung temperature ng tubig. Hintay lang natin siya 15
to 30 minutes na nakaganyan, then okay na. I-ano na natin siya dyan sa ano, cage. So, ganyan lang. Hintayin lang natin sila. Okay na, guys. It's been 15 minutes. Ilalagay na natin sila dito, no? Okay, ilalagay na natin sila. Ayan. Titignan natin sila. Tignan muna natin. Arrange muna natin tong mga ano, plants. So, andito sila lahat. Nag-gather pa yan. So, mamaya, mag-swim na lang yan sila all around ganyan. So, iintay na lang muna natin dyan at iintay hanggang, I think ano, mag-iintay tayo mga 2 weeks. Titignan natin kung ilan ang fry ang nabuhay, ganun. So, hindi natin masusure na mararami talaga ang, hindi natin masure na 100%. Pero dahil sa nagawa natin, estimate ko is about 75 to 80% ang mabubuhay sa mga fry. So, yun lang, abangan lang natin, no? Kasi sana, makatakas ka agad yung mga fry na ano, oh, para hindi sila makain ng nanay nila. Ganon. Yun. So, ngayon, gumagalaw-galaw na sila. Basta andyan sila sa baba ng ano, oh, ng halaman. So, yun lang, guys. Sana natutunan nyo yung paggawa ko ng DIY na ano, oh, breeding cage. At sana makatulong din to sa inyo na gumamit kayo ng mga material na hindi na nagagamit sa bahay, no? Huwag nyong gagamitin yung mga ano, oh, mga gamit ng nanay nyo. Oo, kapag ginagamit pa, huwag nyo nang gamitin muna yun, ganyan. Humanap na lang kayo ng iba. Kung meron naman kayo budget pang bili ng mga mini tubs nyo, yun na lang, bumili na lang din kayo at magde-DIY na lang din. Yung sa akin ay na ano ko lang, nahanap ko lang sa ano, bodega namin. So, goods na yun, no? Kung nagustuhan nyo tong video na to, please subscribe, hit that bell notification for you to be notified whenever I post a video, and leave a thumbs up kung nagustuhan nyo tong video na to, at sana makapagbigay to ng aral sa inyo sa mga newbie na sa pag fishkeeping, lalo na sa mga guppy, no? Sana makatulong tong video na to. Thank you. Sige pa.